Sa lahat ng panahon, magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang daigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Hinihingi ko po ang inyong taimtim na dasal para sa ating paghahanda sa ating kapistahan ng ating patron, San Juan Bautista. Nasa ikapitong nobinaryong misa po tayo para kay San Juan Bautista at ika-anim na nobinaryong misa para sa kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, sapagkat tayo mga deboto ng Nazareno, marami tayo tuwing unang Biyernes. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilulog namin ito sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nilusob ni Haring Salmanasar ng Assyria ang Samaria, at tatlong taon itong kinubkob. Nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ni Haring Salmanasar ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at ikinalat sa hala ng Habor o ilog ng Gozan at sa mga lungsod ng Medos. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila sa Panginoon na nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Faraon. Sila'y naglingkod sa ibang Diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ng Panginoon mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel. Dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Huda
ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang ipinasabi niya, talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay sa kautusan ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nanalig sa Panginoon nilang Diyos. Ipinagbuwalang bahala nila ang kautusan, ang pakikipagtipan sa Panginoon ng kanilang mga ninuno at ang babala niya sa kanila. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan, liban sa lipi ni Huda. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Kami iyong itinakwil, O Diyos. Kami ay nilupig. Kami sana'y balikan mo kung ikaw man ay nagalit. Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Yaong lupang sinaktan mo'y nanginginig na lupain. Bago lubos na mawasak, gamutin mo't pagalingin. Labis na ang pahihirap nitong iyong mga lingkod. Lasing kamit langong-lango sa alak na iyong dulot. Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Itinakwil mo ba kami? Kami ba ay iniwan na? Paano ang hukbo namin? Sino ngayon ang sasama? O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Magsitayo na po ang lahat. Salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol sa inyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakakita ka ng mabuti. At maalis mo ang puwing ng iyong kapatid.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa simula ng panibagong linggo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Poong Senyor. Sinisikap po natin araw-araw na tuparin ang kanyang kalooban, mapaligaya siya, mapangiti siya, maging kalugod-lugod sa Panginoon sa pamamagitan ng kung ano yung plano niya sa atin, yun ang sumusunod ayon sa pangarap niya para sa atin. Tumutulong ang pagbasa, ang salita ng Diyos, pangalawang hari at ebanghelyo ayon kay San Mateo. May aral sa atin. Sa ating unang pagbasa, ikalawang hari, itinaboy ng Diyos ang Israel. Bakit? Hindi tumupad sa tipan. Iisa ang Diyos, tunay at buhay. Pumunta sa mga Diyos-Diyosa na naaliw, naakit, natutokso, nakalimutan na yung tipan ang kasunduan na paglilingkuran, mamahali ng Diyos at Diyos ang magbibigay ng pagmamahal at pagkalinga sa bayan ng Israel. Nagpadala siya ng mga propeta, ngunit binaliwala. Ngayon, parurusahan sila, itatapon sa ibang lugar. Ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, ha, tayong mapagusga. Oh, kasalanan mo. Oh, pagkakamali mo. Ha? Alam natin ang matalas ang ating mata. Oh, alam ko, mayroon akong alam sa iyo. Oh, ikaw ha? Eh, ganyan tayo, mapaghusga. Ngunit, ang kahinaan mo naman, hindi mo naman nakikita. Kung ikaw naman ang nabibigyan ng puna, sinasaktan niyo ako. Yung aking... Ikaw naman ang nangihina. Dito kailangan, hindi lang sa harap ng Diyos o sa sarili mo, maging totoo ka sa kapwa-tao. Paano ka? May importante ituwid ang pagkakamali ng iba. Pero bago natin gawin yun, siguraduhin natin na maayos ang ating buhay. Kung magulo, makasalanan tayo, eh, paano tayo? Ano kredibilidad natin upang sabihin na, oh, ito kasalanan mo, ikaw naman pala ay mas malaking kasalanan. Isabuhay natin ang turo ni Jesus. Pagkatapos noon, sa ating personal, dun sa interpersonal. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, ipagdasal po natin na maging makahulugan ang paghahanda natin sa kapista ni San Juan Bautista, gayon din sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo sa ating kapwa. Tugon po natin, Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mayagit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali, naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo. Ama,
ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit at mga nalulumbay at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na mga kamag-anak at kaibigang yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo ang mga panalangin at mithiin ng nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay sa iyong kinalulugdan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kalob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay ahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pagkain kaniyang bigay, komunyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklot tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pag-ibig kaniyang alay, magsimba tuwing Linggo. Pularan si Maria, kapwa na titulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pag-asa kaniyang taglay, sa langit walang hanggan. Lumakbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimpim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala ng mga pangakon sa binyag na ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,